Yes! At andito nga na naman tayo kay Diwata para sa overload, para matikman na naman yung chicken niya. Talaga naman, favorite ko talaga yung chicken niya. Ayan, nabubukas pa lang sila. Ito pala si Encanto Pares dito. Oras kayo nagsasara ma'am paggabi? Sa madaling araw po kay CRT nag-aaral. Everyday na yon. Ayan, siya yata yung may-ari ng Encanto. Kayo po ma'am may-ari? Ayan si madam, yung dating OFW. Kaya supportahan nyo rin si madam. At meron nga rin dito na hindi dinudumog, hindi pinipilahan. Pero pag natikman mo yung lutong bahay nila, lalong-lalo na yung pusit at yung suka nila, eh talaga namang babalikan mo sila. Wala kayong pusit kuya? Wala po, nadala po, kakahango ko lang po. Ayan, wala ka nang iniyaw na pusit. Ito po, tara. Pwedeng a la carte lang ng pusit? Pwede po. At dito nga rin pala sa kanila guys, eh nag-offer din sila ng overload. Meron ng only rice, tsaka meron na rin kayong soft drinks. At pag natikman nyo talaga yung pusit ni ate, kalami! Hello everyone! So ako nga pala si Jan, at andito nga pala tayo ngayon sa Chicken ni Diwata Pares Overload. Sa halagang 120 nyo, eh talaga namang sulit na to. Dahil meron na kayong isang malaking chicken, meron pa kayong unlimited rice, at may kasama pa tong soft drinks. At doon naman sa ibang kumakain, sana akong kukuha kayo, kumuha lang kayo ng kaya nyong ubusin na kanin. Kasi sa totoo lang, sayang yung mga kanin na iniiwan ninyo. O kaya ibalot nyo na lang pa uwi ninyo, ipakain nyo sa maalaga nyong aso. At dapat nga rin to kay Diwata, nagbibigay siya ng penalty sa mga taong kumukuha ng labis na kanin tapos hindi naman inuubos. Yung iba kasing customer, porket unlimited rice, walang pakialam, basta kuha lang ng kuha tapos hindi naman nila uubusin. Pero kapag nagkaroon ng penalty, yan makokontrol ni Diwata yung pagkuha ng kanin na madami. Sa 120 ko, eh talaga namang nabusog na ako sa isang perasong chicken na malaki at saka sa kanin. Ang dami rin kasi nila magtakal ng kanin. So sulit na yung 120 nyo kumpara bibili kayo sa Jollibee or bibili kayo sa McDo. Yung dalawang chicken nyo, nasa 240 lang plus only rice na yun, diba? Samantalang sa Jollibee at McDonald's, magkano ba yung kanin nila doon? Nasa 45 ang isa, isang takal lang yun. Dito rin pala kay Diwata, huwag kayong maglala kasi pwede kayong mag-take out. Chicken, pares, longganisa, barbecue, meron na rin siyang kaldereta at meron na rin siyang bulalo. May kasama ng rice yon. Pero depende pa rin yung presyo. Yung chicken nila is 120, pwede kayong mag-take out with rice na rin yon. Pwede rin kayong mag-take out ng pares, ng bulalo. So depende kung ano yung magustuhan yung i-take out. So guys, nag-take out na ako ng ano, ng dalawang manok. Tapos mamaya ko nakukunin yung rice. Sa ngayon, parang onti lang yung kumakain ngayon. May mini mart din pala rito, ayan. Kapag kailangan nyo ng mineral water, mayroon pala dito. Ito, galing ka pa kami DRT Bulacan, binyahin namin. Saan kayo sa Bulacan, boss? DRT, doon yung Remedios Trinidad, pwede kayo bumiyahin doon. Madalas din kasi ako sa Bulacan, sa Marilao, sa Bukawe, at saka sa Grotto. Try mo doon boss, sa DRT. Ang daming bumabiyahe doon nung nakaraan. Doon galing sila boss babe Ana. First time nyo lang ba rito sa ano, Diwata Pares? Boss. So anong experience nyo boss sa Diwata Pares? Goods. Kung i-rate marami nyo ng option, di katulad nung nakita namin nung una. Di katulad ngayon, marami ng option. May chicken na, yes. May bulalo na. May kaldereta na, may barbecue, may longganisa. So goods na goods siya. So kung i-rate mo siya 1 to 10, ano yung lasa ng Pares niya? Para sa akin kasi, hindi lang bukod sa pagkain yung i-rate mo dito kasi si Diwata, na-meet ko na siya in person, mabait talaga. So, sobra? Nakapagpabati ako sa kanya. Hindi siya nagtaray, walang ganun. So, masasabi ko, 10 out of 10 sa akin. 10 out of 10. Goods. Thank you, boss. So, meron nagbigay ng comments. Shout out daw. First time nyo ba rito, kuya? Ayoko, galing po kami. Saan kayo galing? Cavite po. Saan sa Cavite? Molino, Bacoor, Cavite. So first time nyo pa lang dito magpakain ng pares. Oo. So ano yung pagkakaiba ng pares ni Diwata sa ibang paresan? Hindi kaya solid. Solid? Itinipid. Kung i-rate mo, kuya, 1 out of 10? 10 po. 10 yung pares niya. O, yan guys. 1 out of 10, 10 yung pares niya. So kapag natabangan kayo, meron naman kayo pwedeng ilagay dito na onion,
dahon, tapos garlic, at saka meron din ano, chili. So additional, pwede kayo maglagay ng kalamansi. So tandaan nyo guys, yung panglasa ng tao iba-iba, hindi magkakapareho. Depende sa standard na panglasa nyo. So sila guys from Baco or Cavite. So ito guys, opinion ko lang to para kay Diwata. Suggestion baga. So kung ako kay Diwata, papalagyan niya ng bubong yan, yung talagang buong area niya. Malaki naman kinikita ni Diwata at marami namang nag-i-sponsor. Sana may mag-i-sponsor sa kanya ng bubong. Talagang malalagyan siya ng bubong, di ba? Para naman yung mga kumakain, kahit umuulan, maging komportable kahit tag-init, tag-ulan. Especially yung mga tauhan ni Diwata kasi mga pagod yan. Tapos kapag umulan, matutuluan sila. Baka magkasakit. So kailangan din talaga kay Diwata maging prepare siya kapag umulan. Kasi para naman yung mga kumakain is ma-enjoy nila yung pagkain nila nang hindi naabala ng tulo ng ulan. So yun lang ay aking suggestion. So hindi po ako basher. So nagbibigay lang ako ng honest opinion. And to be honest, gustong gusto ko talaga yung chicken ni Diwata. Kaya ito ay aking binabalik-balikan. Pati yung longganisa at saka yung kanyang barbecue. Kukuha muna ako ng rice para sa takeout ko. At dahil nga guys, nag-takeout ako ng dalawang chicken na ipang bibigay ko sa mga kasama ko sa trabaho. Eh ito, may kasama siyang kanin guys. Dalawang kanin din yung kasama. Kaya kailangan ko rin kukunin. So kapag gusto nyo mag-takeout, pwede kayo dito kay ate. Doon sa may kabilang side kung nakikita nyo. Pwede kayo sa kanya. Doon na rin kayo magbabayad para hindi na kayo pipila. Pero yung takeout doon, para lang sa longganisa, sa barbecue, at saka sa pares. Hindi kasama yung chicken. Yung chicken, kailangan nyo talagang pumila kasi mahaba yung pila sa chicken at marami nag-aantay doon. So guys, mag-i-start pa lang sila ate rito ng kanilang paninda. Ayan. Si ma'am, mag-i-start pa lang kayo. Ayan, nabubukas pa lang sila. Ito pala si Encanto Pares dito. Anong oras kayo nagsasara ma'am paggabi? Sa madaling araw po, 5:30. Everyday na yon. Ayan, siya yata yung may-ari ng Encanto. Kayo po ma'am may-ari? Ayan si madam, yung dating OFW, ngayon ng Parisan. Kaya supportahan nyo rin si madam. Thank you madam. Nag-aasikaso na busy sila ngayon, busy. Punta tayo dito sa may iniihaw na ano. Iniihaw na pusit. Masarap yung pusit nila rito guys. Ito pala yung kainan na hindi dinudumog, hindi pinipilahan, pero pag natikman mo yung pusit nila, eh talaga naman, babalik at babalikan mo. So, wala kayong pusit kuya? Nandun na po, kakahango ko lang po. Ayan, wala ka nang iniihaw na pusit. Dito guys, meron din ditong kainan talaga naman na ano, katabi lang siya ng Encanto. Meron siya mga pusit, tsaka mang inasal, may pritong manok. May sisig. Ano pa yung ano nyo kuya? Paninda nyo? Barbecue rin, no? Magkano barbecue nyo, boss? 120 piraso. Only rice. May kasama soft drinks. Only rice, guys. May kasama ng soft drinks. Pero, guys, yung barbecue niya malalaki yung slice, ha? Ito naman, manok mo, boss. Magkano yan? 130 only rice. May kasama soft drinks. Oh, 130 lang yan, guys. Only at rice na. Only rice. Ang tawag dito, mang inasal, guys. Ayan. Ang sarap ng iyaw ni kuya. Yung pusit niya guys, natikman ko na masarap, lalo na yung suka. Kayo lang gumagawa ng suka? Gawa lang mo yun. The best yung suka ni kuya. Ayan yung kanyang ano, naluto na yung pusit eh. Tabi lang to na ano ha, ni Encanto. Yung pusit niya 150 ba? Opo. Only rice na yun o. Soft drinks din. Pwede rin take out lang ng pusit. Pwede po. Oh, ayan. Ano pangalan mo kuya? Jeffrey po. Ano pangalan ng ihawan ay pare, ano kainan nyo? Bam bam eatery. So guys, pag na ano kayo, pag masyadong mahaba kala Diwata, kala Encanto, try nyo rito guys sa kanila. Marami sila rito ng ano, lutong ulam, lutong bahay. May parisan din dito. Pero yung binibili ko rito pusit. Te, may pusit na kayo te? Ayun no.
Meron. Pwedeng a la carte lang ng pusit? Pwede po. Pusit? Malaki, ito sa malaki a la carte nila ngayon, 130. Maliit, 110. Ayan, a la carte nila. Masarap tong pusit nila, guys. Dalawang pusit eh. May panukli na kayo sa 1,000? Meron, sir. Ano yan, ikakat ko na? Oo, oh, tapos pengi ulit ako ng sukat eh. Meron din ditong pares ano, ayan. Ito 130 lang po, sir. Apo. Tsaka penging sukat eh. Masarap yung pusit nila dito, malambot. Ayan. Pagsamahin muna tayo isang plastic na lang para ano. Kakabukas nyo lang, te. Sarado ngayon to. Mamaya bubuksan niya. Kainan nyo dyan. Hindi pa, sir. Kaming pa yan, sir. Ayan. Andito lang din sila sa kalsada. Pag tamawid kayo, kay Diwata. Ayun. Ito yung para sa 90 dito. Tutulog, pero binabalik-balikan. Oo nga naman. Kasi bumalik ako eh. May mga po tayo sila rito, isa-isahin natin. Ayan o. Ayan sir, o ganyan na itsura niya o. Ang ganda. Ayan yung pusit niya. Ah, maganda yung pusit. Ito yung mga ano niya, mga ulam. Ano to, tayo dinakdakan? Sisig yun, sir. Sisig. Ito, isa. Pwede niyo pumuksan, sir. May hawak kasi ako. Adobo, ito dinabila. Bicol. Bicol Express. Yes. Fried chicken. Fried chicken. Meron tayo tambakol. Yung last eh. Langka. Oh, langka. So maraming options sa kanila. Unli-rice lahat yan. Unli-rice. Overload din lahat. May mang inasal, may barbecue. Baka ng tuna, sir. Ito, masarap din to tuna. Kaso, the best sa akin yung ano, yung pusit. Ikaw lang gumagawa ng sukat eh. Sila po kung gumagawa yung boss namin. Oo, masarap kasi yung sukat nyo eh. Paano, sir, hindi sasarap yun? Yung katawan pa lang nun. Sulit na. Bayad eh, oh. Pangalawang balik ko na to kay ate. Yes, salamat. Alam mo na po? Oh, di ba nung last gabi? Oo. Oh. Salamat, sir. Bye. Iwanay pa natin. Ayan kayo. Ayan kanyo. Tatay, iwanan tatay. Ano sa kanya, te? Ulam lang binili niya? Kanin lang? Wala siyang ulam? Bigyan mo nga siya ito ng ano? Gulay. Ha? Gulay. Ako na lang magbayad ng gulay niya. Kawawa naman si kuya. Kuya, paano te pag malakas yung ulan dito? Ay, liquid sir. Magkano lang yung 50? Salamat. Ayan. May kainan din sila dun, no? Ang dami kong na-take out ngayon kay Diwata at saka ayan, yung meron pa tayong ano. Tsaka pusit. The best sa akin yung pusit, guys. Promise. Masarap yung pusit nila doon. Tsaka dito hinuhugasan nila yung kainan nila. Oy, tara na, kain na. Ayan na. Ayan, anyayahan mo na nga sila, kuya. Kumain sa inyo, gano. Tara. Hindi na, dinudumog, na. Pero binabalik-balikan. Ano yung paros na hindi pinipilahan pero binabalik-balikan? Tama, kasi bumalik ako, pangalawang balik ko na. Yung ano sa kanan binabalikan ko, yung pusit. Tsaka yung sausawan nila masarap. Thank you, kuya. Naghahanda pa lang sila pero may mga nakaabang na. Sipag lang talaga kailangan sa buhay, no? Para ano... Sometimes sa buhay talaga marirealize mo na kailangan pantay-pantay din talaga. Kailangan mo magsumikap. Tapos manalangin ka sa Diyos para gabayan ka. Ayan. Hindi pa nag-i-start pero ayun na, pinipilahan na sila. Guys, kung nakikita
nakita nyo kay Diwata. So, kung sa tingin nyo, masyado kayong nahabaan sa pila kay Diwata, dahil nga, jump-pack din talaga, pwede naman kayo dito kay Encanto Paris. Ayan. So, pero kung gusto nyo ng ibang variety or ibang menu na talagang pangbahay, pwede kayo dun sa tabi ni Encanto Paris kasi may mga ino-offer din sila na mga lutong bahay katulad ng gulay, langka, pusit. Yung pusit nila guys, talagang binabalikan ko kasi mura at saka masarap din yung sausawan talaga nila. Pangalawang balik ko na sa kanila para bumili ng pusit. So marami silang ino-offer doon, mga karne, ayan, inihaw, inasal, barbecue, fried chicken. So yun yung ino-offer nila doon. Kaya kung sa tingin nyo, nahahabaan kayo sa pila, marami kayong option guys, huwag kayong mag-alala. Kasi rito, pababaan na sila ng mura, tapos pasarapan pa ng luto. Kaya kayo na lang yung mag-decide kung saan kayo kakain. Pero napaka-importante, syempre, supportahan natin sila. Kasi sila naman talaga yung nagtatrabaho para umasenso at hindi sila umaasa sa iba. Talagang hardworking talaga sila. Ayan. So, ngayon sila nag-start pa lang mag-open kasi hapon sila nagbubukas hanggang madaling araw. Si Diwata naman, 24 hours. So, nasa inyo na yun guys kung saan kayo kakain na. Pero lagi nyo tatandaan, yung panglasa natin ay magkakaiba. Pwedeng masarap sa iyo, hindi masarap sa akin, masarap sa akin at hindi naman masarap sa iyo. So, yun lang, kailangan lang talaga natin suportahan yung mga talagang nagtatrabaho ng marangal para umangat sa buhay. So, yun lang guys, maraming salamat. At kung nagustuhan niyo itong video na to, so huwag niyo kalimutan lang i-follow at subscribe. At kung hindi naman, kung ayaw niyo pa rin, i-follow niyo pa rin ako at i-subscribe. At huwag niyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito sa ating YouTube channel, no? Ayan! So maraming salamat! Bye-bye!